kapayapaan at umailagay na isa sa kolono. Aking liligtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila ay bibigyan ko at gagating pala ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatanungin nila ay kaligtas. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupay ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng San. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpangkawa, manalangin, hanapin ako ang daligdan ng kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Amang banal, Yahweh El Shaddai, tunay nga pong ikaw ang dakila sa lahat, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa magandang araw na muli mong ipinagkaloob sa amin upang muli ka namin mapapurihan at muli ka namin makasama, Panginoon. Lord, salamat sa pag-iingat na patuloy mong ibinibigay sa amin mula sa aming mga tahanan patungo sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na dakila na lagi namin inaasahan sa lahat po ng aming mga pagsubok na pinagdaraanan, Panginoon. Hinihiling po namin na ngayong araw ay iyong pasaganain ang lahat ng mga dadalo sa iyong ubasan, Panginoon. Lahat po ng mga pangangailangan namin sa aming mga puso, Panginoon. Lahat po ng mga pinagdaraanan namin, Panginoon. Alam po namin, ikaw po ay ang aming makakasama, Panginoon. Gabayan nawa ninyo ang lahat po ng mga manggagawang gumaganap sa inyong tahanan, Panginoon. Lahat po ng mga workers mo, Panginoon, mga council staff, ang aming mga preachers, Panginoon, lahat po ng mga ministry workers, Panginoon, ay itinataas namin sa inyo, Panginoon. Naway pagkalooban niyo po kaming lahat ng karunungang nagmumula sa iyo upang magampanan namin lahat ng mga nais mong ipagawa sa amin, Panginoon. Gayun din po ay itinataas namin sa iyo ang maghahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon. Itago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon, na sa pagtayo niya sa harapan, ikaw po ang magdinig at makita sa kanya, Panginoon. Lahat po ng aming maririnig at matututunan sa araw na ito ay maging gabay namin sa aming pang-araw-araw, Panginoon. Lord, kayo na pang bahala sa mga susunod pang oras, Panginoon. Itinataas din po namin sa inyo ang mga attenders, Panginoon, na patuloy at patuloy na dumadalo sa iyong gawain. Ang mga walang sawang nagbibigay sa iyong tahanan, Panginoon. Sila'y inyong pasaganain at pagpalain ang kanilang mga buhay, pati na po ang kanilang pinagkukunan ng pagbayan. Salamat, Panginoon, at inaangkin na namin ang tagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa nga pong malakas na palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Nandali po ba tayong magturi sa ating Diyos na buhay? Yung malakas na sagot. Amen. Tayo'y pumalapak para sa Yahweh Shaddai. Tayo po ay sasamahan ng ating Baguio Gospel Music Ministry sa pamamagitan po ng ating kapatid, Sister Isa Fernan Velasquez. Amen. Maganda. Umaga po. Kahapon na. Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid at kaya ang Shaddai. Sino po sa atin ang nagagalak na narinito sa lugar na ito? Amen. Nagkasimpo na rin tayo para hindi lang magpuri sa Panginoon kundi makinig na rin ng mabuting balita. Amen. Sino po excited makinig? Sino po excited na magpuri? Sino po excited na tumanggap ng pagpapala? Hallelujah! Amen. Ang pangako po ng Panginoon ay hindi niya tayo iiwan. Isa sa mga pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. So ano man po ang pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, gaano man kabigat,
yung ating mga pagsubok. Yun pong tatandaan na hindi tayo nag-iisa. Dahil ang Panginoon ay naririyan at hindi tayo pababayaan. Amen! Amen! Hallelujah! Tayo magpupuli! Sasaya ko sa ating dakilang Diyos! Thank you.
sumigaw. Amen. Salamat sa Diyos. Napakaganda ng awitin, no? Nararamdaman mo at makikita mo na sa awitin na ito yung pagmamahal ng Panginoon. Kahit na tayo minsan, tayo mismo ang tumatalikod sa Panginoon, pero siya hindi niya tayo iniwan yung isa. Binabasasalamat sa Diyos. Kuli tayo nalapit sa Kanya at ibibigay sa Kanya nararapat ng papuri at pagsamba. Kagaya po nung sinabi ko kanina, ang Panginoon ay hindi tayo iniwan. Ito pong ating susunod na awitin. Inaawit dito na, dito sa mga salitang ito ay sinasabi niya na mananatili ako sa lilim mo, Panginoon. Dahil bilang mga tao, meron tayong kanya-kanya mga pinagdadaanan, may mga pagkakataon na papagod tayo sa ating mga buhay, may mga pagsubok tayo minsan, hindi lang tayo iniulan, binabagyo pa tayo ng mga pagsubok. Dapat naman natin gawin ay manatili sa lilim ng ating Panginoon. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kapayapaan at kapahingahan. Patuloy tayong dudulog sa ating Diyos na buhay. Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ang panalangin na lahat ng tumugong sa iyong panawagan sa thank you.
Masukunan
Yes, Lord. Tunay na kung sa sarili mo lamang kami nakakaranas, Panginoon, pagmamahal. Lord, malagay man kami sa sitwasyon ng aming buhay na kami mahirapan, mahirapan sa mga pagsubok na darating sa aming Panginoon. Malagay man kami sa sitwasyon na pipiliin namin kung ano ang dapat, Panginoon. Sa iyong lilim lamang namin matatagpuan ang lahat ng kasagutan, Panginoon. Sa iyo lang namin mararanasan ang lahat ng mga pangangailangan na ibubuhos mo sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, mararanasan ang pag-asa at pagmamahal na walang kapalit, Panginoon. Ang unconditional love, Panginoon, na patuloy mong pinararanas sa amin, Panginoon. Sa lilim mo lamang namin mararamdaman. Salamat, Panginoon. Dahil patuloy mo kaming niyayakap sa kabila ng aming karumihan, sa kabila po ng aming mga pagkukulang, sa kabila po ng aming mga kahinaan, Panginoon, patuloy mo kaming pinalalakas, binibigyan ng pag-asa sa lahat, at patuloy mo kaming tinatawag upang tumugon sa iyong panawagan, Panginoon. Salamat. Wala kaming ibang maibabalik kundi ang pasasalamat, Panginoon. Salamat. At kami, Panginoon, ay naniniwala sa iyong kapangyarihan na kami inyong tinugon na. Ngayon pa lang, sa mga oras na ito, patuloy mo kaming sinasamahan. At salamat, Panginoon. Wala kaming ibabalik kundi papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak para kay Yahweh El Shaddai! Amen. Kayo po ay magsiupot at magrelax para po tayo po ay makapagpatuloy sa ating programa. Sino po ang mga pinagpala ng ating Diyos? Itaas ang kamay! Sumigaw! Amen! Naniniwala po ako na sa araw-araw ng ating buhay, tayo po ay binibigyan ng pagpapala ng ating Panginoon at ang pagpaparanas niya ng kabutihan sa ating mga buhay ay patuloy na nagaganap sa ating mga buhay. Sino pong nais mag-share ng kabutihan ng Panginoon? Yan, si Nanay Helen. Ayan, yung sa mga pagpalang umaga. At hindi talaga ako magsasawa na ipatutuo yung mga kabutihan ni Yahweh Shaddai sa aking buhay. Ang kahapon ko, yung aking apo, inutos akong pumunta sa store. Siguro mga 6:30 na yun. Nung una, ayaw niya ata mag-ilip na daw. Pero wala akong mautusan. Pagbalik niya, umiiyak siya, nakagat po siya ng aso. Ang laki po dun sa legs, dumudugo ang malalim. So, ginawa namin, tinakbo namin siya sa ospital. First time ko pong makakita yung ini-indiksyonan ng anti-rabies. Grabe, 6 injection po yung ginawa sa ako po. At talagang, pati ako para ako nasasaktan po dahil ultimo pala doon sa sugat, tutusukin din po doon, mag-injection din sila. At salamat sa Panginoon kasi na, ngayon po, sabi ng doktor, obserbahan, glory to God, salamat sa Panginoon dahil hindi naman po siya nilaglag kagabi. Ngayon po, naka-attend din po siya ng parade ng Boy Scout. Kaya, binabalik ko po ang papurit pa sa salamat kay Yahweh Shaddai. Dahil, ano man po mangyari sa buhay natin ay yung divine protection ni Lord, patuloy natin nararanasan. Amen po. Glory to God. Salamat po. Kung po ang sunod na magkakayag ng kabutihan ng ating Panginoon. Ito kayong, si Nanay. Lagi siyang pinagtatalo. Good morning po sa lahat ng bagay ko. Na lahat ng bagay ay naranasan ko talagang mahirap at yun na nandito po tayo. Pero Jesus never pray, amen. Maraming salamat po sa binigay ng Panginoon sa amin. Ay ko ay maliit lang na bagay, pero nandito ako ng mundo. At sa lahat ng bagay na pinag-iingatan ko ay
nandun ako. Pero kahit ako nalabas sa isang daanan, pero tulungan ako sa langit sa Lord. Tulungan mo po ako. Nalalago lang ako sa sarili mo. At saka sabi ko, mamayang gabi ay magpa-flight ako sa Manila. Makita lang kami ang aking kapatid na galing Balikbayan. At saka yung pamilya ko na nag-bless na akong nakikita. Sa ano lang kami, cellphone lang ang anak ko kami. Kikita ko. Sabi sa akin, nanay ko, huwag kang mag-aasawa dyan. Sabi, hindi kaya ang mag sa sarili ko. Hindi ko mag-aasawa. Promise to God. Thank you very much. Grabe, grabe ko. Nasaan na nakatalasan sa party. Amen. Ang maliit na bagay na pinagkaloob ng ating Panginoon ay magiging malaking bagay sa kanyang paningin. Amen. Kung tayo po ay hindi naiiyak ipahayag ang kabutihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Sino pa po ang susunod? Sina Elia. Amen po. Praise the Lord po. Isishare ko lang po yung kahapon kasi iba practice po namin na late po ako kahapon kasi sabi ko, dadamihan ko na yung isigin pong paninda para Saturday. Kung may matitig naman, Saturday, yun na po yung ititinda namin. Pero iba talaga yung plano ni Lord kasi kahapon nalilin nga po ako sa practice namin sa choir. Pero pagdating ko po doon, nagsama po yung bumibili sa pwesto namin. So ang nangyari po, hindi po nasunod yung plano ko kundi yung plano ni Lord dahil naubos po yung paninda namin kahapon. Kaya glory to God po kasi ang ano po talaga is yung plan po ni Lord ang masusunod na lang. Kaya lahat po ng papuri binabalik ko sa kanyang laki ng tao. Amen. Pag-ino na natin ang Panginoon, tayo rin po ay kanyang uunahin. Meron gusto pa pong humabol? Amen. Kung wala na po, sunod na po tayo sa ating gagawin ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At ito po ay buwan na naman po ng October, Panginoon. At tunay nga po, Lord, na napakabuti po ninyo dahil sa pamilya po namin, Lord, na pinagkakaloob po ninyo sa araw-araw, Panginoon, ay napakabuti po ninyo, Panginoon, dahil marami po ang magbe-birthday po itong October. Isa na po si Nanay Mila. Ito po ni Panginoon. Nay, advance. Alam mo na. Amen. Sino pong mga may bagong akay? May bagong akay. Dati na. Okay po. Kung wala naman po, tayo po muna'y makinig sa ating mga announcement. Ang reminders natin, social distancing at ang ating mga face mask. Lagi po natin yan tatandaan para sa ating kaligtasan. At after po ng ating gawain, tayo po ay magkakaroon ng General Workers Formation. Lahat po ng mga nais na kaisa sa formation na yon ay ating inaanyayahan. Hindi po yan porque workers lang po ang nandyan. Amen? Kung mayroon po tayo mga ideas para po sa ating gawain, para sa ikalalago ng ating gawain, tayo po ay mag-isa sa ating formation. At ang ating mga gawain, meron our prayer group. Every Monday po yan. 10 to 12 noon sa tahanan po ni Sister Queenie. Every Monday po yan. At ang ating misalsurong prayer group, 2 to 4 p.m. every Tuesday. Ang Kilinong Hill prayer group natin, 2 to 4 p.m. every 2nd and 4th Wednesday of the month. May daily farm din po tayo sa tahanan po ni Sister Lily. 2 to 4 p.m. every last Wednesday of the month. Ang ating Latinidad chapter, 3 to 5 p.m. every Thursday. At ang Bagyo chapter, 9 to 12 noon, every Saturday. At may tali po tayo sa Linggo. 11 to 1 p.m. po yan every Sunday except second Sunday. At ang mga nais pong magpa-NPG, sino po mga nais magpa-NPG dyan? Dumating na po yung inyong pinakahihintay, kaya ipagpatuloy po natin yung pagpunta natin sa ating mga kakilala para po makilala po nila ang ating Panginoon, para maabot din po sila ni Yahweh El Shaddai.
Yung mga may kakilala po na nais magpa-NPG, pwede po kayong lumapit sa ating mga preacher, sa ating head, or sa ating opisina para mabigyan po tayo ng schedule. At ating pong suportahan lahat po ng ating mga gawain. Amen? Amen! Amen! Sino po ang handa ng makinig ng mabuting balita ng ating Diyos? Gagamitin po ng ating Panginoon na maghahayag ng kanyang mabuting balita. Let us welcome back ang ating pinaka mabait, pinaka masipag, ano ba? Pinaka? Gabot? Mabait po siya. Ano ba? Pinaka? Tayo po muna ay aawit at sasama sa ating Panginoon. Tayo po muna ng Baguio Gospel Music Ministry sa pamumuno ng ating kapatid, Sister Isaacer Velasquez. Amen. Muli po natin paparihan. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Amen. Alam natin, nakasama na natin ang Panginoon sa lugar na ito. Amen. 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 Kaya naman tayo sa mga oras na ito ay itataas natin, itatanghal at pagsisigawan natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Handa na ba kayo? Amen. Dahil sumigaw ng halaga. Amen. Panginoon, itataas namin ang pangalan ng sa iyo ito. Halaga tayo ng panapag. Gamitin mo ang mga kapil mo para sa katalinan. Thank you.
Yeah.
pagsigawan ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dahil nag-iisa lang siya. Amen. At karapat dapat siya sa lahat ng papuri nito. Amen. Amen. Binigay mo ba yung best na sa Panginoon? Amen. Tinaas mo ba ang pangalan ng Panginoon? Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So, mga oras na ito, tayo patuloy na lalapit sa ating dakil ng Diyos na sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Di pa man tayo napupuo sa sinapupuno ng mga magulang natin, ang pangalan natin nakasulat na sa palad ng Panginoon. Amen? Kaya harapat dapat lamang na ihalin natin sa Kanya ating papuri, ating pagsamba, lahat ng pagluwalhati. Lahat na lang pwede natin ibigay, ibigay na natin sa Panginoon sa mga oras na ito. Isipin mo yung mga binigay sa'yo ng Panginoon na hindi mo naman hiniling. Yung mga blessings na hindi ka naman karapat-dapat pero dumating at ibinigay. Salamat sa Panginoon. Dahil hindi man tayo karapat-dapat, patuloy niya tayong minamahal. Kinahalinga, hindi niya tayong nilingon. Tuloy kami lalapit, sasamba sa'yo, Panginoon. Tingin mo po nawa ang aming mga papuri, aming pagsamba sa iyo, O Diyos. Naway makarating ang mga papuring ito sa iyong lulukha na. Gagawin namin paraan ito upang magpasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa aming buhay. Hallelujah. Thank you.
amin, napakabuti mong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po, Diyos, ay buong laya at buong kapayapaan, punong-puno ng kagalakang nakapaglilingkod sa iyo. Salamat, mabuting Diyos, sapagkat ang katapatan mo, Panginoon, ay patuloy po naming naranasan. At sa umaga nito, sa bagong araw na bigay mo po sa amin, patuloy po namin inihandog sa iyo ang lahat sa buhay po namin. Muli mong pagpalain ang aming pakikinig, ang aming mga puso. Pagpalain mo, nawa ang lahat na nag-iwal ang kanilang mga tahanan ng lahat ng kanilang mga ginagawa, alam-alam sa iyo. Kaya magpatuloy na matupad ang iyong mga dakilang pangako sa mga tao, ikaw ang inuuna, Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapalang alam namin nakahanda para sa amin at tatanggapin po namin sapagkat naniniwala kami dakilang Diyos na walang taong naglingkod sa iyo na pinabayaan. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa tagumpay at patuloy po namin inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu at patuloy po namin inaangkin dakilang Diyos na patuloy kang maghahari sa buhay namin ngayon at magpakinaman. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli natin ang Panginoon. Ang dana po ba kayong makinig? Okay, so,
po, ang tayo po ay dadako. Great morning, mga kapatid. At inulit pa. Ayan po yung ating babasahin sa aklat po ng mga awit, ang kabanatay 139, kalatay 1-6. Sabay-sabay po natin basahin. Ako'y iyong? Ako'y iyong. Ang kanyang buhay at mga pangyarihan, mga salita. Ang salamat sa Diyos! Yung kong malakas naman yung panagbaba sa Panginoon. Ang kapit, ang salamat sa Panginoon, nagulay tayong pinupo ay itiyan niyo naman ang inyong mga katabi at sila'y kawain mo yan. Yan. Ang ayan mga kapatid, maaari na po tayong makaupo at ako'y magpapaliwanag. Bakit ako narinig ulit? Sa presenter ako magpaliwanag. Alam niyo mga kapatid, hindi ko rin maintindihan bakit ako na naman ang narinig ito sa mga niya. Pero sabi ko nga, hayaan natin sa Diyos bakit gano'n, no? Kasi lahat po ng mga bagay ay mga nangyayari sa buhay po natin, hindi man po natin maintindihan, ay talagang ganun. No? Ang Diyos po ang meron pong mga masigit na nakakaalam ng mga bagay-bagay na nangyayari po sa buhay po natin. Minsan masakit, no? Yung mga nangyayari sa buhay po natin, minsan di natin katanggap-tanggap at hindi natin talaga matanggap. No? Kasi nga, masakit. No? Pero, yun talaga yung buhay. No? Yung mga bagay na nakakalungkot, sa totoo lang, nung i-announce na babalik po kaming lahat. Eh, ito na po yung mga kasama ko, mga kapatid, walang nakangiti eh. Hindi sila masaya. Kayo po, masaya? Hindi eh. Kaya naman, mga kapatid, no? Kaya ang nasa ang sumaisip ko na lang ng time na yon, no, ay talagang ang Diyos ang nakikialam at ang Diyos po ang may kalooban ng lahat ng bagay. Kasi mga lingkod lang naman niya tayo, mga kapatid, no, kung saan ay kung ano yung gusto ng Diyos, dapat yun ang gawin po natin. Amen po? Kaya sa loob po ng 2 buwan maigit ay magiging magkasama po muli tayo. No? Ayan, palakpakan po natin ang Lord, mga kapatid. Yung mga hindi po malakpak, hindi sila natutuwa. Ayan, no, mga kapatid. Dadalian lang po natin kasi may mga pag-uusapan po tayong mahalaga, no, mga kapatid. At napakaganda po nun binasa po natin. No, handa na po ba kayo? Ayan. Ang ating pong pamagat, pagninilayan po natin ay spoiled things in our life. Alam niyo kailan lang lumipat po kami ng inuupahan. No, talagang ilang araw po pong pinagtsagaan yun. Dahil wala namang sasakyan, minsan lakad, minsan tricycle, no, mga kapatid. At nakita ko, dami pala namin gamit. Pinagsabihan ko yung wife ko, tsaka yung mga anak ko, dami-dami natin gamit. Pamigay nyo na yung iba na yung lalo na hindi nyo ginagamit. At ito pa yung pakatwa, mga kapatid. Nung makalipat na kami sa bago naming inumpahan, no, ay natuklasan namin, may mga nadala kami roon na hindi na ibabasura na lang palat namin.
nadala pa, mga kapatid. Nahirapan pa akong magkarga. No? So, maraming bagay sa buhay po natin, sa ating tahanan, mga kapatid, mga spoil things na. Na dapat nang ibasura. Minsan, i-display pa po natin. Katulad ng mga karto ng kung ano-ano, mga kapatid, no? Para bagay tuwa-tuwa tayo na nakikita pa natin yung mga bagay na yun. Yung mga pinaglagyan ng ganito, pinaglagyan ng Lazada, ng Shopee, mga kapatid, dinidisplay pa po natin. Na kung totoo, hindi mo naman na kailangan. Basura na lang. At yung mga bagay na yan, sa tahanan po natin, mga kapatid, ay sa totoo lang, nakakasikip. Di po ba? At minsan, ay hindi naman nakakaganda o nakakatulong. Sa buhay po natin, ganun din, mga kapatid. Maraming spoiled things sa buhay po natin, mga kapatid, na nakapagbibigay, no, ng hadlang upang mas maging mabilis tayo sa pag-usad natin sa ating buhay spiritual. Aminin man po natin sa hindi, itong mga basura na ito, basura kasi hindi na po natin kailangan, mga kapatid, no? Na hindi naman natin mapapakinabangan sa ating spiritual na pamumuhay o pamumuhay bilang isang Kristiyano o anak ni Alicia Day, mga kapatid. At ito po yung pag-uusapan natin. Ano-ano itong mga spoiled things sa ating buhay na dapat ay wala sa atin, pero meron tayo, mga kapatid. At ilan po yung ibibigay ko sa inyo? Marami pong spoiling sa buhay ng isang tao. Pero, hindi po lahat natin tatalakay at may ibibigay lang po ako sa inyong ilan, mga kapatid. Handa na po ba kayo? No? Mga kapatid, una, ayan po, broken relationship that cannot be mended. Mga sirang relasyon, mga kapatid, na hindi hanggang ngayon hindi maayos-ayos. Ayan, mga kapatid, no? Yung bang mga relationship natin sa biyanan, no? Sa mga pangalanak, sa mga sa kapitbahay, sa kaibigan, karami yan, mga kapatid, sa mga kakilala, sa katrabaho, sa iba't ibang tao, mga kapatid. Mga relationship na nagkaroon po ng lamat. Nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari na until now, mga kapatid, hindi nasasettle. Hindi naayos. Meron po ba kayong ganun? Umamin ka. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka. No, hanggang ngayon, hindi na bumalik. Nag-uusap man o nagbabatian man, but my dear brothers and sisters, sa totoo lang, hindi maayos. Hindi talaga na ibalik yung dating pagtitinginan. Mga kapatid, ito pong bagay na ito ay malaki po ang epekto sa ating pong spiritual na buhay. Mga kapatid. No? Aminin man po natin sa hindi. At kung ang broken relationship na yan, mga kapatid, ay hindi maayos, no, hindi mo magagawa ng solusyon, mga kapatid, so ibig sabihin yan, mananatili kang bilanggo sa galit. At ito yung nangyayari, mga kapatid. No? Sasabihin mo, hindi ka galit, pero yung reaksyon sa mukha, kahit may face mask ka pa, sa mata, mga kapatid, makikita. No? Yan po yung hindi natin maitatago, mga minamahal ko, mga kapatid. At lalo na sa sarili natin. No? Sa sarili po natin, mga minamahal kong mga kapatid, na nag-iiba yung pakiramdam pag nakikita mo yung taong yun.
katulad nung katabi mo. De, joke lang, nakakapatid. No? Na, nagbilang po ng galit. Nakaranas na po ba kayo ng ganun, mga kapatid? Na galit kasi isang tao, meron kayong hindi napag, napagkasuntuan, hindi kayo naayos na ano. May mga bagay na naging dahilan para magkaroon kayo ng hindi magandang relasyon. Mga minamahal kong mga kapatid, no? Napuno ka ng galit at hindi man ikaw, siya, para sa'yo, hindi naging maayos ang relasyon ninyong dalawa. Mga minamahal kong mga kapatid, alam nyo, yung pag nagkikita kayo, mga kapatid, ang malungkot nga niyan, iisang church, iisa yung pinupuntahan, simbahan, hindi nagkikibuan. Pag nagpipis me with you, mga kapatid, hindi makatingin. At umiiwas. Oh, mga kapatid. Ito po yung nakalulungkot na bagay na nangyayari po sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi po nakakatulong yon sa atin, sa totoo lang. Hindi yung nakakatulong sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi po natin kayang lumuhin ang sarili po natin, mga minamahal, pagdating po sa ganitong bagay. Pag hindi naayos yung broken relationship with the brothers and sisters, isa kang bilanggo. Bilanggo ng galit. Bilanggo ng sama ng loob. Bilanggo ng hinanakit. Mga kapatid. At laging pumuputok ang butsi mo. Mga kapatid ko. Napakahirap po nang galit. Di po ba? Ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Sa Hebreos, sa Kabanatay 4, talatay 5, hanggang 6, sabi niya, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang andog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Tingnan niyo ha, Diyos at si Cain, mga kapatid. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikagagalit mo? Yung pinakikita po dyan, no, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Kung ano yung nasa kalooban po natin, alam ng Diyos. Alam ng Panginoon, mga kapatid. Sabi dyan, bakit ganyan ang mukha mo? So hindi talaga may tatago ng isang tao kung ano yung meron siya sa kanyang kalooban. Mga kapatid, kung galit ka, makikita yan sa aura ng mukha. Sa ating reaksyon, mga minamahal kong mga kapatid. No? Kita nyo ha, mga brothers and sisters, sa harapan ng Diyos, si Cain, ipinakita niya kung anong meron siya sa kanyang puso. Bilanggo siya ng galit. Bakit? Hindi kinalugdan ni Yahweh ang kanyang hain. Bagkos yung hain ng kanyang kapatid na si Abel ang kinalugdan ni Yahweh. At dahil po sa galit na yon, hindi siya nakalaya at mga minamahal kong mga kapatid. Alam natin ang nangyari. Anong ginawa niya kay Abel? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Magkadugo, mga kapatid. Kaya makikita natin, matindi po ang nagagawa ng galit. Mga minamahal kong mga kapatid. Spiritually speaking, ang galit po ay nakakapatay sa buhay ng kapwa natin. Kapag ikaw ay punong-puno ng galit, ng sama ng loob, maniwala ka para kang pumapatay ng tao. Dapat ipadulterte ka. Mga kapatid. No? So, mga minamahal kong mga kapatid, no? Kaya napakalala po ng galit. Huwag mong pabayaan ang sarili mo bilang anak ni El Shaddai na bilanggo ka ng galit. Nang maraming taon, nang maraming panahon, lumipas na mga panahon, galit ka pa rin. Kahit sa sarili mo, galit ka. Ikaw bang ganun? Meron bang ganun? Galit ka sa sarili mo? Minsan meron eh. Di po ba? Isang nagagalit ka sa sarili mo, ano ba naman ito?
Gusto ko nang magbago, pero bakit ganito? Saan nagagalit ka sa sarili ko? Di ba ha? Nakakarating? No? At ano pa ang sabi ng salita ng Panginoon? Sa Proverbs, Kawikaan, Pananatay 14, Talatay 29, ang inahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ha? Mga kapatid, yun daw kung yung taong may inahon, hindi madaling magalit, matalino, bibo, katulad ng katabi mo, hindi madaling magalit yan. Mga kapatid, tama po ba? Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda na? Yun, yung mga magagalitin daw po, tanda po yun ang kamangmangan. Pag mabilis kang magalit, mga kapatid, sabi po ng Bible, yan ay tanda ng kamangmangan. Tignan mo nga yung katabi mo. Yan. Yung may matalino. Matalino? Hindi madaling magalit? Hindi high blood. Mga kapatid, no? So, ayan ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Na dapat tayo, bilang mga Kristiyano, brothers and sisters, ay dapat daan-daan lang. Hindi tayo dapat maging bilanggo ng galit. Huwag mong pabayaan ng sarili mo na maging bilanggo ka ng galit. No? Mga kapatid. Sabi dyan, ang broken relationship, mga kapatid, kapag hindi naayos yan, lagi kang may kaaway. Sino yung kaaway mo? Siyempre yung kagalit mo. Mga kapatid. O hindi man ikaw mo, brother, basta't ako, wala akong ginawang masama. Siya lang ang galit sa akin. Ba't gano'n? Ba't kahit gano'n, mga kapatid, may kagalit ka pa rin, may kaaway ka pa rin. Kasi galit siya sa'yo. Sabi niya, sige, mamuti ang mata niya sa galit, mga kapatid. Pero ang katotohanan, alam mo na yung taong yun, may sama ng loob sa'yo. Yung taong yun, galit sa'yo. Yung taong yun, mga kapatid, between sa inyong dalawa, mga kapatid, meron hindi magandang nangyari eh. Isa, natutuwa pa tayo. Ay, ako, galit na galit siya sa akin. Ay, ako, siguro hindi nakakatulog yung taong yun. Ah, mga kapatid, no? Ibig sabihin na lagi na may kaaway. May kaaway ka pa rin eh. Kasi hindi pa kayo nagtatapos. Di po ba, mga kapatid? Alam niyo, nakakita na po kayo ng pusa? Ha? Hindi pa? Andyan, sa kusina. Lagi ako kinukulit. Aso, nakakita na kayo? Ayan, asong pusa. Mga kapatid, bakit kaya lagi sila nag-aaway? Kapatid, no? Karaniwan at karamihan, ang aso at pusa, mga kapatid, ay laging nag-aaway. Maya-maya. No? Hindi ka naman aso, hindi ka rin naman pusa, mga kapatid. Di po ba? At hindi po tayo hayop, tayo po ay nilikha ng Diyos, espesyal. Espesyal kang ginawa ng Diyos. Hindi ka pusa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pusa. Hindi ka aso. Tao ka, minamahal ng Diyos. Amen. Hindi tayo dapat nag-aaway-aaway at hindi tayo dapat natutuwa na may kaaway. Mga kapatid. At hindi ka rin dapat nang-aaway. Kasi ano ka ngayon siya dahil? Isa kang nilikha na espesyal para sa Diyos. At hindi tayo binuhay ng Panginoon para mabuhay, mga kapatid, sa galit. At hindi tayo binuhay ng Panginoon hanggang ngayon para maging bilanggo ng galit at manatiling may kaaway. Ang gusto nga ng Panginoon, mga kapatid, sa totoo lang, lagi kang malaya. Lagi kang masaya. Ang puso mo, punong-puno ng kapayapaan,
punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kabutihan. Yan ang gusto ng Diyos sa amin. Amen. Amen. Kita niyo, mga kapatid, kung ang pusa at aso ay laging nag-aaway, may time din naman na maayos sila ang dalawa. Eh kung ang pusa at aso nagkakasundo, mga kapatid, tayo pa kaya? Higit kang may talino, higit kang may kaisipan na higit sa pusa at aso. Mga minamahal, at ang pinakamatindi po nito, my dear brothers and sisters, tayo ay may kaluluwa. Ang aso at pusa may kaluluwa, pero tayo may kaluluwa, at ang kaluluwa po natin, mga minamahal, may patutunguhan. May eternal destiny. My dear brothers and sisters, hindi katulad ng sa aso at pusa. Lahat ng may buhay, may kaluluwa. Mga minamahal kong mga kapatid, magkakaiba yung ating kaluluwa kasi may patutunguhan ang iyong kaluluwa. Ngayon, saan mo gusto mapunta ang iyong kaluluwa? Remember this, mga minamahal kong mga kapatid, na ang kaluluwa po natin, yan ang ipinaglaban ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kaluluwa po natin. Gusto niya mapaayos ang kaluluwa mo, gusto niya mapaayos ang kaluluwa po natin at ayaw niya tayong mapahamak. But kung papayag ka na dahil sa galit sa manang loob, nananatili kang bilanggo ng galit sa puso mo, mga minamahal kong mga kapatid, sa langit, hindi pwedeng makarating ang tao punong-puno ng galit sa kanyang puso. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kapatid. Kung ang pusa't aso na laging nag-aaway ay may time din naman pala na sila ay peace, na sila po ay maayos ang relationship, mga minamahal, tayo pa kaya? Anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid. So, hindi pala imposible ng broken relationship, mga minamahal, ay maayos. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, bati na tayo. Uy! Alamakan natin ng Lord. Awayan niyo yung mga kaaway niya. Sabi niyo, bati na tayo! Bati na tayo. Di mo ba? Naayos naman pala eh. Huwag ka magpabilanggo, mga kapatid, no? Ayan. Pag hindi naayos ang ating broken relationship sa iba, ay, siwala ka. Sira din ang relationship mo kay Lord. Hindi pwedeng hindi. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa iba, ginagawa mo yun sa Panginoon. Ilang naman eh. Mga kapatid, yung analogy niyo. No? Kapag sira ang relationship natin sa ating kapwa, sira din ang relationship natin kay Lord. Ang tanong dyan ay, maayos pa ka nakakapag-pray? Kapag may kaaway ka, maayos ka bang nakakapag-pray? Nakapag-worship? Kung may galit ka? Di ba hindi? Apektado eh. Apektado po tayo ang bawat isa po sa atin, mga minamahal, no? Kaya sira din talaga ang relationship natin kay God eh. Naapektuhan, hindi pwede hindi, mga kapatid. Tanggapin nyo man ang katotohanan ito o hindi, talagang may epekto ito sa ating relationship kay Lord. Kapag meron kang hindi na-settle o naayos na relasyon, mga minamahal, nasirang relasyon. No? Ang sabi dyan sa Mateo, pangalatay 6, talatay 15, ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo
patatawarin ng inyong ama. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? No? Dahil alam natin na alam ng Diyos ang laman ng ating puso at ng ating kalooban, hindi tayo makapagtatago sa Kanya. Hindi tayo pwedeng magkunwari na nakangiti ka sa harap ng kausap mo, pero pagtalikod, tsura lang yun yun. Etcetera, mga kapatid. No? Di po ba? Mga kapatid, no? Hindi rin daw tayo patatawarin ng ama. Kapag hindi tayo marunong magpatawad. Mga kapatid. Kasi yung susi para magkaayos ang relationship, mga kapatid, nagpatawad. Ang nagpatawad, lumilimot. Ang nagpapatawad, mga kapatid, nagpapakumbaba. Ang nagpapatawad, muling nagmamahal. Amen, mga minamahal. Kaya mahalaga yung pagpapatawad eh. Sa lahat ng tao na hindi nagkaroon tayo ng hindi maganda, mga kapatid. Kaya ulitin ko, brothers and sisters, siguro niloob na ng Lord na makabalik po ako sa inyo. Baka meron mga tao rito hindi pa ako napapatawad. Kung may nagawa man ako sa inyo. Sa inyong paningin, mga kapatid, kailangan para maging malaya po tayo. Di po ba? Mga kapatid ko, maunawaan niyo po ba? Kasi ang mahalaga po niyan, hindi maaayos ang relationship natin kay Lord kung hindi na tayo matutong magpatawad. Mga kapatid. Amen? Ano sabi niyan? Ephesians chapter 4, verse 32, sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawaran. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran. Kasi ganun din ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, gawin din natin sa ating kapwa. Pwede po ba yan, mga kapatid? No, anong sabi, hindi ko lang nailagay dito, anong sabi ng Matthew chapter 18, mga kapatid, verse 15, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli ito sa dati at manunumba at mapapanumbalik mo siya sa ama. Kita nyo? Ang maging epekto po nun, mga kapatid, marirestore ang inyong relationship at ang maganda doon, marirestore din po yung relationship natin kay Lord. Amen, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Ikalawa, mga minamahal po mga kapatid, unrepented sin. Siya po yung ikalawa na basura, spoiled things sa buhay po natin. Yung mga kasalanan hindi na ipapahayag, mga kasalanan hindi na pagsisisilang. Oh, mga kapatid, no? Yes, lahat po tayo, mga kapatid, no? Pati ako, kasama po ako, nakakagawa po tayo ng kasalanan. Araw-araw. Yung nakita ko lang yung isang tao, tapos pinitasan mo na siya, baduy. No? Baduy, malamit. Meron kaming kasamang kwer dati, sabi niya, mga kapatid, kung malamit, probinsya ng probinsya na, kaya ang tawag namin, ayun ang sabi mula na. Pag Bicol, pag probinsya. Mga kapatid, so, ang ibig sabihin ng baduy, gusto namin tukuyin, pinaganda lang namin. Minsan tayo ganun eh, no? Mga kapatid, hindi maalis-alis sa atin, pintasera, pintasero, no? Meron, hindi maalis-alis sa atin, mga kapatid, yung umuna, mga kapatid, sa buhay ng iba, no? Pero kung babalikan naman natin yung buhay natin, at kung babalik sila sa atin, meron din silang makikita sa atin na pwede nilang sabihin na hindi maganda. Mga kapatid,
So, sa simpleng bagay na yun, na nangyayari po sa buhay natin, mga kapatid, automatically, nagkakasala na tayo. Nag-isip ka lang ng masama na yun, mga kapatid, sa katabi mo, sa kapwa mo, pag-isip ka lang, mga kapatid, sumakay ka ng sasakyan, tapos, may naamoy ka sa kanya, ay, hindi nalilo, ano ba naman ito, bula ka. Ha? Eh, sa Maynila, nakakalatid. Halos isang buwan po ako doon. Ang init-init. Papasok ka ng MRT, ng LRT, siksikat, nakakalatid. Tapos nakataas pa yung kamay. Oo. Oh, buti na lang, medyo mababa. Mas mataas ako sa kanila. Eh, paano kung sila mas mataas sa akin? Di amoy na amoy mo. Nakakalatid. Yan, sabihin niya, ano naman ito? Amoy suka? Maasim? Parang bayabas na hinog na hinog? Alam ko natin, no? Di ba, minsan ka ng tayo, bilis natin. Alam niyo, nagkakasala na tayo. Kapag nag-judge tayo, nakakapatid, malay niyo, yun ang amoy talaga ng pabango niya. Oh, mga kapatid. Di ko ba? Yun ang pabango niya eh. Amen po ba? Sa mga simpleng yun, mga kapatid, minsan nakakatuwa, pero nagkakasala tayo. Yun palang mga bagay ngayon, huwag mong palilipasin. No? Ang buong maghapon, ang buong araw, bago ka matulog, na hindi ka nakakainit ng sorry kay Lord. Hindi tayo ng sorry. Nahirap bang humingi ng sorry sa Lord? Pinakamadali nga po yun. Kaysa sa tao, mga kapatid, saan mas madali humingi ng sorry? Kay Lord, sa tao. Di ba kay Lord? Di ba? Nasasabi mo nga kay Lord ang lahat-lahat eh. Kaysa sa tao eh. Minsan kahit kagaling mo, gusto mo makipag-usap, makipagkasundo, hindi mo lahat nasasabi. Yung magaganda lang yung pwede mong sabihin. Di po ba? Nakakapatid. Tama po ba? Yung mga unrepented sins natin, baka hanggang ngayon, meron ka mga kasalanan na hindi na isusukot sa Lord. Baka may mga kasalanan ka na patuloy mong ginagawa na hanggang ngayon, hindi mo napagsisisihan. Lahat ng yan, mga kapatid, ay makaka-apekto sa ating spiritual na buhay. Makaka-apekto sa ating pagkatao, sa ating relationship, sa ating Panginoon. Hindi yan makakatulong sa iyo. Tandaan mo yan. Kaya kung may kasalanan ka, humingi ka ng tawag kay Lord. Tumapit ka sa Kanya. Anytime naman eh, kahit saan man. Ito ba? Kaya nga kung nakagawa ka ngayon ng kasalanan, pwede mo rin agad-agad sabihin kay Lord, Lord, sorry. Di po ba? Mga kapatid, ang dali nga eh. Mga kapatid, gusto ko, ang kasalanan ay parang toxin. Tayo po, dami natin toxin, mga kapatid. Kasi bakit? Dami natin mga basurang inilalagay sa ating katawan. Mga kapatid. Basura ba yung barag? Yung kinakain namin, yes. Kaya nga, junk food. Andun na yung keyword. Mga kapatid, eh. Lalo na sa mga bata. Makikita mo, hindi, siguro, brother, ano naman to, chicharia? Yun na nga, eh. Junk food yun. Mga kapatid. Katulad po ng soft drinks, alam niyo po ba, asukal po yan. Mga kapatid, kaway-kaway, yung mga mahilig sa soft drinks na. Oo, oh, umami na. Mga kapatid, ayun. Mamaya, bibili tayo. Di po ba? Mga kapatid, kasi tayo na ang naglalagay ng basura sa katawan po natin. Basura. Toxin. At ang toxin sa katawan po natin, mga kapatid, yan ay ano, kumakapal ng kumakapal at nadadagdagan
ng nagagalagad. Grabe ang toxin. Kakapal at dadami. Alam niyo po yung ma-acid sa katawan, yung uric acid? Ha? Kung bakit masakit ang tuhod mo, yung mga kasupasuan, buto-buto, dahil po sa uric acid po yan. At kapag hindi po yan naayos, mga kapatid, dadami yan, mahilig sa mga mamamantika, ay, maniwala po kayo, dadami yan, kakapal yan ang kakapal sa katawan po natin, and brothers and sisters, yung uric acid, hindi lang po gouts, hindi lang po sakit sa tuhod o sa mga kasupasuan, ang mas malaking epekto po niyan at nakakatakot, kapag malalang-malala na marami kang uric acid, pati ang kidney mo madadali. Yan po yung katotohanan. Mahihirapan na po yung bato natin na maglinis eh. Nasanggain yun. Yung mga acid na yon sa katawan natin. Kaya ang kasalanan, ganun din. Sa una, hindi pa malala, maliit lang, at pag napabayaan po natin, kakapal at kakapal po yan, dadami at dadami yan. Kasalanan is kasalanan. Maliit, malaki, mga kapatid, barata yung pinag-uusapan na maliit at malaki pagdating sa kasalanan. Kasalanan ay kasalanan. Na dapat mag-repent ang bawat isa po sa atin. Brothers and sisters, kung bakit merong mga nangyayaring hindi maganda sa buhay natin kung minsan, dahil ito po ang isang dahilan. Unrepented sin, mga minamahal. Bakit hanggang ngayon hindi ka-answered prayer ng mga taong hanggang ngayon ay hindi tinutugon ng Diyos sa kanyang mga kahilingan? Bakit meron kang unrepented sin? Mga kasalanan hindi pinagsisi. Eh brother, nalimutan ko na, di sabihin ko eh Lord, sama mo na rin, patawad po sa mga kasalanan, hindi ko, nakakalimutan ko na hindi ko pa napagsisi. Ang mahalaga po doon, isugo natin sa Lord, ang lahat ng laman, basura sa puso natin. Yun po ang mahalaga doon, mga minamahal kong mga kapatid. No? Ang pagsuko sa Diyos o pag-repent, mga minamahal, yan ay parang, ano? Detox. Kailangan natin mag-detox. Di po ba? Hingi natin ang tawad kay Lord. Bakit? 1 John chapter 1, verse 9, ano po ang sinasabi? Kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. Patatawarin tayo ng Diyos. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay ano, matuwid. Nagpapatawad ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tapingin mo balikat niya, nagpapatawad ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Glory to God. Napakabuting po ng Diyos, mga minamahal. Maunawain po siya. Naunawaan niya po tayo, andali niya pong magpatawad. Amen. No, mga kapatid. Ikatlo, prayer that cannot be said. Mga kapatid. Bakas ang ikatlo na spoiled things sa ating mga buhay, mga kapatid, mga panalangin, hindi po natin na ipapayaw. Hindi natin nasasabi kay Lord. May mga kahilingan ba kayo na hindi nyo, parang hindi nyo masabi kay Lord? Ha, mga kapatid? May mga tao ganun eh. Sa atin, okay siguro. Kasi tayo, ang gagaling natin talaga pagdating dyan. Hingi kay Lord. Di po ba? Kaya siguro masasabi mo ngayon na brad, wala yata akong kahilingan na hindi ko nasabi kay Lord. Pero sa ibang tao, may mga tao, mga minamahal kong mga kapatid na may mga prayer po sila, hindi nila masabi sa Panginoon. Ano kayang dahilan, mga kapatid? Ang isang dahilan,
Kita nyo, yung mga panalangin, hindi po natin may pahayag umasabi sa Panginoon, mga kapatid, nagsisiksikan po yan sa ating isipan. Nagsisiksikan. At alam niyo, matindi dyan, mga kapatid, eto. Minsan nag-aalinlangan. Kaya pala hindi masabi, kasi parang nag-aalinlangan. Nadala na. Yung panalangin ko minsan, hindi nga binibigay ng Lord, ito pa kaya, eh mas malaki to. Eh paano mo yun ang gustong unahin ng Panginoon na ibigay sa'yo, yung mas malaki? Ibu ba? Nag-aalinlangan tayo minsan. Hindi ako, ilang beses ko nang ipinagparito, pero hanggang ngayon, parang wala. Alam nyo, hindi ganun talaga eh, mga kapatid. May mga iniingi tayo ni Lord na hindi niya ibinibigay at may mga bagay naman siya talagang ibibigay kasi mas alam niya kung ano ang para sa iyo. Amen. Amen. So kaya, kung meron kang gustong ipag-pray ni Lord, sabihin mo lang sa Panginoon. Mga kapatid, kasi alam naman natin, walang imposible. Amen. Taas mo ang kamay mo. Sabi mo, Lord, I know. Walang imposible. Walang amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Ang minamahal kong mga kapatid, kaya hindi ka dapat nag-alimlangan. Ngayon, may prayer request kayo. May hihingi kayo kay Lord. Lakihan mo na. Gusto ko ng barko, Lord. Barko. Dito, sa bundok. Nakakapatid ko, ha? Ingin mo kay Lord. Paya naman yung ibigay yun, eh. Unahin ng Panginoon yan, dadaling ka muna sa dagat para bigyan ka ng barko. Di po ba? Alam nyo, ang unang alam ko kung saan ako mapupunta sa Buanga City. Sa Buanga City. Sabi ko, wow! Makakasakay ako ng barko, kaya na, aeroplano. Mga kapatid, di kalaunan, bus din ang sinakyan ko. Mga kapatid, sa Buanga sana, ganda eh. Either magbarko ka, kita ko ng dagat, or airplane. Mga kapatid, pinakamabilis po yan. Pero talagang ganun eh. Yung mga bagay po na ginagawa ang Diyos. No? Mga kapatid. Pero ito, balik po tayo. Huwag kang magsawang mag-pray. Okay? Parang kahit ang gawin mo na, yun pa rin. Pag pabalik-balik ka sa ospital, ganun pa rin. Huwag kang magsawang mag-pray. Kasi alam naman natin ang Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa buhay. May nakausap na ako eh, mag-asawa. Mga kapatid, na hanggang ngayon walang anak, sabi ko, kung magsawa, mag-pray. Ha? Kung magsawa. Tanungin mo, ilang taon na yung mag-asawa? Ha? Tanda na sila eh. Pero ang sagot ko, huwag kayong magsawa, mag-pray. Bakit? Hindi ba pwedeng gumawa ang Diyos ng paraan para bigyan sila ng anak? Eh, pag nag-ampo naman, pwedeng maging legal eh. Di po ba? Kahit sabi ko sa kanila, huwag kayong magsawa. Di po ba? Si Sister Pina, may patotoo yan sa pamangkin niya. Tama po ba, Sister Pina? Yung pamangkin mo, mga kapatid, di sila nagkakaanak, may ininom lang silang juice, pero nagkaanak. Di po ba? Kaya kung gusto nyong magkaanak, mga kapatid, sumapit lang po kayo sa akin. Bibigyan mo kayo ng juice na yun. Totoo yan, Sister Pina. Maalala kong bigla, makita ko eh. Mga kapatid, kung saan magaling langan. Itodo mo ang pagtitiwala mo sa Diyos. Sino yung mga sugarod dito? Oh, walang umami, no? Yeah, dati naman yun eh. Hindi naman ngayon. Mga kapatid, dati sugarod lang po eh. Mga kapatid, no? Naglalaki na yun ako. Gusto nyo, turuan ko kayo mamaya. Libangan natin. Nakakapatid. Ha? 41. Alam ko yan. Lalo na yung text-text na gano'n. Nakakapatid, alam yan? Ha? Yung mga text.
Yung mga barahang maliliit, mga kapatid, nangungupit pa nga ako ng pera sa tatay at kuya ko eh, para pambili ng taxi. Ganun yung manunugan. Para yung mga nagda-drugs, mga kapatid. May mainom lang, meron lang maidroga, mangungupit, magnanakaw. Ganun din yung sa balero, mga kapatid. Kukuha at gagawa ng paraan para magkapera, para makapagsugal. No, mga kapatid, alam niyo po ba, mga minamahal mga kapatid, nako, maniwala kayo. Pag gusto mo ng ano, parang galit ka na, natatalo ka, itutodo mo na eh. Ang isip ng mga manunugan, ganito, baka sakali, sa huling baraha, tumama ako, manalo. Di ba, ganon? Eh sa Diyos, hindi tayo nagsusugal. Hindi tayo nagbabaka sakali. Pag itinodo mo ang taya kay Lord, paniniwala, pananampalataya, pananalig mo, sure yun, pananalig. Amen! Sure po lagi sa Lord. Mga minamahal po mga kapatid, kaya huwag tayo mag-alinlanan sa Kanya. Amen po ba? No? Mga kapatid ko? Yung iba, kaya hindi nila masabi-sabi yung kanilang prayer kasi alam naman ng Lord yung pangailangan ko eh. Ibibigay yan ng Lord kung ibibigay niya. Aba, mga kapatid, parang utang na loob pa ng Panginoon. Ano? Mga kapatid, kung ibibigay ng Lord, ibibigay niya. Kahit di ko sabihin, kung akin talaga yan, akin. Hindi. Mga kapatid, kailangan mo pa rin sabihin kay Lord. Kahit hindi mo pa naiisip at hindi mo pa hinihingi, hindi mo pa alam ang ipag-pray mo, alam na ng Diyos yun. Pero, dapat mo pa rin sabihin. Ang tanong dyan, bakit kailangan mo isulat sa prayer request? Kumuha kayo dapat ng prayer request, mga kapatid, at nagsusulat kayo. Bakit kailangan pa natin isulat? Oo nga naman, ano? Hindi ba kayo nag-iisip ng gano'n? E pwede mo namang sabihin. Black and white. Pero bakit mo pa isinusulat? Bakit? Ha? Mga kapatid? Covenant yan. Oh? Pero, siguraduhin mo, yung sobre mo, may laman. Hindi lang yung prayer request mo. Di po ba? Minsan, yung lola ko po, mananawas. Alam niyo yun? Yan? May lahi po kami mangkukulam sa totoo lang. Ay? Oo. Hindi, mananawas po lola ko. Tapos, may nagpagamot. Aba, hindi nagbayad. Mga ilang araw bumalik. Hindi gumaling. Sabi ng lola ko ganito, kasi wala kang ibinigay. Mga kapatid. Oh. Di po ba? Tayo din. Mga kapatid, kung gusto mong answer prayer, Lord, ito yung para sa'yo, alay ko sa'yo, handog ko sa'yo. Hindi natin binabribe ang Lord sa bagay na yun. Kundi yun ay pasasalamat. Dahil alam natin may magagawa si El Shaddai sa panalangin ng Diyos. Amen! Amen! Ha? Mga kapatid, kaya dapat may prayer request ka, eh, dapat nagbibigay ka rin kay Lord. Di po ba, mga kapatid, hindi yung sasabihin, bakit? Bakit natin sinusulat pa? Eh, pwede namang sabihin, kasi yun ay pagpapakita ng malaki mong pananalig sa Kanya. Pananampalataya. Amen. Now, brothers and sisters, napakasimple po ng pinag-usapan po natin sa umaga ito. Mga spoiled things sa buhay natin na kapag hindi po naalis yan, magiging sagabal po yan sa pag-usad natin bilang isang Christian. Malaking epekto sa ating spiritual na buhay. In Philippians chapter 4, verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa mga bagay. Sa halip, ay hinihingi niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hebrews chapter 4, verse 16, kaya't huwag na tayong magtutubiling lumapit sa trono ng mabaging Diyos at do'y kapangta natin ang ubag at kalinga sa panahon, kailangan natin ito. Amen. Para natin ang Panginoon, tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Brothers and sisters,
Ulitin ko, simple-simple ang mensahe ng Lord. But may tanong tayo marahil. Anong dapat na gawin upang malinis ang mga spoiling sa ating buhay? Simple lang naman eh. Ready na po ba kayong malaman? Paano maalis, mga kapatid? Isang bagay lang. Pasiyasat po natin sa Diyos ang ating mga buhay. Anong sabi ng salita ng Panginoon? O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang ating isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nanas. Mga kapatid, napakahalaga, pinag-check natin sa Diyos ang buhay natin. Bisan nga eh, may naririnig ako, lalo na sa mga elderly natin, nag-uusap-usap sila, kailan ka nagpa-check up ng sugar mo, ng dugo mo. Di ba? Yan ang usapan ng medyo mga nakakatanda eh. Mga kapatid, eh kung yung katawan nga natin, physical, pinag-check up natin para mas gusto natin mabuhay pa. Kasi kung ayaw mo nang mabuhay, edi huwag ka na magpa-check up. Mga kapatid, ganun din sa Diyos. Kung gusto mo na maging maayos ang relationship mo kay Lord, pa-check up kay Lord. Pa-check up ka. Baka naman na nasosobrahan ka na sa bagay na to, ipa-check up mo kay Lord. At sasabihin sa iyo ng Panginoon kung ano ang dapat mong gawin. Mga kapatid, kung may mga sirang relasyon tayo hanggang ngayon, pa-check up natin kay Lord. Lumapit tayo sa Kanya. May mga kasalanan tayong hindi napapagsisisihan, pasiyasat natin kay Lord. Kalooban natin. Meron pa ba akong mga kasalanan na hindi napagsisisihan, Panginoon? Tulungan mo naman ako at ang lahat ng ito'y sinusubo ko sa iyo. Napakasimple lang naman kausap ng Panginoon. Hindi siya mahirap kausap, mga kapatid. Hindi katulad ng tao. Ang hirap kausapin ng tao kasi ang hirap umintindi. Hindi makaunawa. Pero ang Diyos, si El Shaddai, napaka-unawa niya. Napakadali niyang kausap. Mga minamahal. Kaya sa oras na ito, kung meron man nag-strike sa inyo sa ating tinalakay sa umagang ito, mga kapatid, sabihin mo kay Lord, pasiyasat natin, mga kapatid, ang ating buhay, ang ating mga sarili. Inanyayahan mo po kayo na magtaas ng kamay sa Panginoon, tanda ng pagsubo sa Kanya, tanda ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Napakahalaga po niyan, with your brothers and sisters, na ikaw at ako ay marunong magsubo ng buhay at magpakumbaba sa banal, mabutit, mapagpatawad nating Diyos. Hallelujah! Thank you.
brothers and sisters, mapalad po tayo. Sapagkat meron tayong Diyos na nakakaunawa, hindi mahirap kausap. Madali siyang magpatawad kung ang tao lamang ay lalapit sa kanya. Magpapakumbaba, hihingi ng tawad, tsak patatawarin siya ng Panginoon. Mapalad tayo sapagkat may Diyos na alam kung saan tayo dapat tumungo. At mapalad tayo sapagkat meron Diyos tayong ayaw niya, hindi siya pumapayag na mapahamak. Kaya patuloy at patuloy siyang nagtuturo sa bawat isa po sa atin. Patuloy at patuloy siyang nagpapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga pangangaral at mga pagtitipong katulad nito. Gumagamit siya ng bibig ng maraming tao upang ipaalam sa atin, paunawa sa atin at ipaalala sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin para hindi tayo magtahan. Kay buti mo ang Panginoon sapagkat hindi mo kami tinatalikuran. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat Panginoon sa mga paalala mo sa amin. Sapagkat gusto mo Lord maging malinis kami sa banal mong harapan at ayaw mo ng basura na daladala namin sa aming pagkatao, sa aming mga buhay. Ang kalooban mo Panginoon ay patuloy kaming malinis sapagkat patuloy mo kaming nililinis ng iyong dugo at patuloy mo kaming nililinis ng iyong salita. Kaya patuloy po namin pinapayagan na kami iyong linisin, Panginoon. Patuloy po siya sa atin ang aming mga buhay. Patuloy po kami nagsusuko ng buhay namin sa iyo, Panginoon. Inaamin po namin na pakarami po namin kasalanan na nagawa na hindi namin nahingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Ano man ito, nakalimutan man namin, Panginoon. At naaalala man namin ngayon, O Lord, sorry sa lahat po ng aming nagawa. Patawarin mo po kami. Alam namin yung Diyos, ikaw isang Diyos na mapagpatawad. Katulungan mo po kami, Panginoon, na ibaba ang aming sarili at ikaw ang maitaas sa buhay po namin, Panginoon. Matuto kami magpatawad. Matuto kami, Panginoon, na palayain sa tulong mo ang sarili namin. Hindi kami pumapayag ngayon, Panginoon, na maging bilanggo ng galit ng sama ng loob. Itinatakwil namin ang lahat ng gawa ng demonyo sa buhay namin. Tinatakwil ko ang galit. Itinatakwil namin, Panginoon, ang sama ng loob. Ang inanakit, ang lahat ng bagay na hindi bagay at nakakasira ng image ko, Panginoon, sa paningin ng aking kapwa at sa paningin mo higit sa lahat, Panginoon. Kaya Lord, please, tulungan mo po kami na maging maayos ang aming relationship sa iyo at sa aming kapwa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito. Dalangin mo patuloy silang basbasan. Katarungan, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan at mga panalangin. Matagal na nilang gusto hingin sa iyo, pero hindi nila masabi. Ngayon, Lord, tulungan mo sila na magtiwala silang lubos at aming pinaniniwalaan. Ano man ang mga kahilingan, ito man ay malaki at imposible sa tingin ng tao, parang hindi na ito mangyayari. Pero alam namin, El Shaddai, ikaw ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay kapag ginusto mo. At walang pwedeng makapigil doon, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord God, dalangin ko patuloy mong samahan ng iyong kapangyarihan, ng tanda't kababalaghan at himala, ang lahat ng mga namumutawing panalangin sa bibig ng aking mga kapatid sa oras na ito. May the brothers and sisters, just pray. Manalangin ka ng ngayon. Panalangin may pasasalamat, panalangin may pagtitiwala. Panginoon, narito po ang aming mga panalangin. Kahabagan mo ang bawat isa po sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng hinihingi, panalangin ng ating mga kapatid, and we declare in the name of Jesus na ito'y tatanggapin namin. Nagpapasalamat kami sapagkat tinanggap na namin sa pangalan ni Jesus.
sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng may sakit at karamdaman, tumanggap at magtaglay ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan ngayon in the name of Jesus. Lahat, answered prayer. Amen! Sige nagsasabing answered prayers yan! Hallelujah! Ibig sabihin, meron ng magpapakotoo sa sabihin. Amen? Mga kapatid, so, salamat Lord sa lahat po ng biyaya at pagpapala na binigay ko po sa amin. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord po God, salamat po kay Lord. Pare na po kayo magsiupo uli, mga kapatid. Magsisimula na po tayo. Mga kapatid, magsisimula na po tayo.